kotse ba? Feel kotse na. There's a new MPV in town courtesy of Hyundai dahil dinala na nila dito ang Stargazer. It looks very distinct front and back, pati ang interior nito hindi kamukha ng kahit anong sasakyan in its segment. Kaya naalala namin yung Mitsubishi Expander. Kasi nung dumating ito sa market, very futuristic din ang design nito at hindi mo mapagkakamalan na ibang sasakyan. Siya lang kasi ang may ganun na design talaga. At dahil parehong MPV ang usapan natin ngayon, why not compare the two? Nasa second iteration na ang Expander habang fresh from the factory pa ang Stargazer. Sino bang masulit ngayong late 2022? I'm your host, Stanley Chi, and this is the spec check between the Hyundai Stargazer GLS versus the Mitsubishi Expander GLS. Uy, pareho pang GLS ang variant names. As always, like this video and subscribe to our YouTube channel for more content like this. Oh, simulan na natin sa pagkumpara sa makina. Parehong running on a 1.5-liter gas engine ang dalawang MPV na ito, pero the similarity ends there. The Expander has 103 horsepower and 141 Nm of torque, pero ang Stargazer ay may 113 horsepower and 144 Nm of torque. Magkaiba rin ang transmission dahil ang Expander ay naka 4-speed automatic pa rin habang ang Stargazer ay gamit ang Hyundai's Proprietary Intelligent Variable Transmission. Basically, ito ang version nila ng CVT na ginagamit ng karamihan sa mga sasakyan ngayon. Pagdating naman sa exterior, very distinct rin ang dalawang ito. Sa front, makikitang mas rounded ang Stargazer compared sa Expander na very angular in design. Kung tutuusin nga, parang baby Starya ang Stargazer sa sobrang similar ng features nila aesthetically. Pareho silang magkahiwalay ng DRL sa headlight, pero the Stargazer goes one step further by having a light bar for its DRL. Sa Expander naman, segmented na ang new DRL assembly nito. Pagdating sa sides, nagiging sharp na rin ang Stargazer pero it goes wild sa rear dahil sa very big taillight assembly nito. Ang Expander naman, T-shaped na rin ang LED design ng taillight at nagmukhang maliit ito kung itatabi sa Stargazer. Yun lang, mas malaki ang wheels ng Expander at 17 inches habang ang Stargazer ay naka 16 inches. Pagdating naman sa sukatan, lamang ang Expander in most areas, particularly sa length, height, and ground clearance. So kung maraming humps sa mga dinadaanan mo, alam mo na kung saan yung mas maginhawa. Hindi naman nagpapahuli ang Stargazer dahil mas malapad ito at ang wheelbase ay mas mahaba kaysa sa Expander. At dahil nalalapit na uli ang Pasko, huwag kalimutang pumunta sa philkotse.com para sa maligayang Paskotse. There's more than 350,000 worth of prizes to be given away at hanggang January 3, 2023 ito. Kaya, sali na! When it comes to interior naman, medyo contemporary na ang approach ng Expander. All the things are in the right places for this version. Dinagdagan nila ang premium appeal by having soft touch materials sa dash and door panels. Sabi ko nga kanina, naka 4-speed automatic transmission lang ito pero bumawi siya sa parking brake dahil electronic na ito with auto brake hold pa. May Apple CarPlay and Android Auto na rin ang 7-inch touchscreen nito. Pero talagang palaban ang Hyundai sa Stargazer kahit sa interior. Lumalaban ito by having a lot of shelves kahit sa first row, hindi lang cubby holes. Madaming space for lagayan sa dashboard at sa gilid-gilid hanggang sa third row. Increased premium appeal din ang Stargazer dahil sa smart entry nito. Leather upholstery and may wireless charger pa. When it comes to safety, the Expander comes with contemporary standards tulad ng front airbags, ABS, traction control, hill start assist, and reverse camera.
Being the new kid on the MPV block, nagpasikat din ang Hyundai Stargazer sa area na ito. It comes with 6 airbags for this GLS model along with the other standards na meron din sa Expander. Yun lang, dinagdagan ito with advanced features tulad ng rear cross traffic collision avoidance assist, lane keeping assist, forward collision avoidance assist, and many more. Ba, okay yun ah. Ano kayang feature yung and many more? Pagkatapos ng lahat, ang presyo pa rin talaga ang pinakamabigat. The Mitsubishi Expander starts at 1,050,000 pesos habang ang Hyundai Stargazer naman ay nakapag-undercut by starting at 998,000 pesos. Pero for this GLS models, magkano nga ba sila? Masulit pa rin ba ang Mitsubishi Expander or na-justify ng Hyundai Stargazer ang kanyang price? Comment nyo lang sa baba kung sino sa dalawang ito ang tingin nyong nanalo sa MPV Spec Check. I'm your host, Stanley Chi, ang yung senpai ng turbuhan na nagpapaalala sa inyong lahat na i-follow ako sa aking mga social media accounts. Kompleto ako nyan. May sarili akong YouTube channel, youtube.com/stanleychi. Mag-subscribe naman kayo. Tulungan nyo ako magkaroon ng 100,000 subscribers before the end of the year. At syempre, yung podcast ko, Underpaid with Stanley Chi, sa Spotify and Apple Podcasts. So, paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video, dito lang, sa Philkotche. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotche ba? Philkotche na!